At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sapatos ni Cinderella, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Daad at Sedi ay nagtrabaho sa patahian ng sapatos. At doon ay may isang katrabaho sila na isang batang salbahe. At ang bayani ng patahian ng sapatos ay salbahe rin. Isang araw ay may ginawang kanukuhan si Daad at ang kasama niyang batang lalaki. At si Cindy ang umago ng lahat, kaya siya ang kinulong sa bodega. Isang araw, may nakita si Cindy na batang babae na napilay at kinulungan niya ito. At binigay niya ang kanyang tsinelas doon sa bata. Pero biglang nawala ang bata. Ang batang doon ay nagbigay ng isang aklat. At sinabi niya na basahin niya ito at tapusin niya na gawin ang sapatos ni Cinderella. Ginawa niya itong patago at isang gabi, sinukat niya ito at nagtaka siya kung bakit nag-iba ang kanyang suot at nagbago siya ng anyo at lugar. Gabi na at tulog ng lahat. Nakakapagod. Teka nga, tingnan ko nga yung sapatos na ginawa ko. Ayun, doon ko tinago. Ang ganda. Teka, maisugot ko nga. Bakit? Anong nangyari sa akin? Nagbabago ang aking anyo, pati ang aking damit at itsura. Mahal na prinsesa, nakahanda na po ang karwahe. Pupunta na po tayo sa pagtitipon. Naghihintay na po ang karwahe na sasakyan ninyo. Mahal na prinsesa? At saan naman ito? Bakit? Anong lugar ito? Prinsesa, mauna na po ako. Prinsesa? Ako, prinsesa? Pero anong lugar ito? At parang ang ganda-ganda. Nasaan ako? Mabuti pa dito ako na lang. Maglalakad-lakad ako. Kumusta ka na, Cindy? Alam mo ba na nagugulan ako sa nangyari sa akin eh? Alam mo, di kita makakalimutan. Kasi ikaw yung nagbigay sa akin ng aklat ng Cinderella. Tapos, ikaw din ang nagsabi sa akin na gawin ko ang sapatos at tapusin ko yung sapatos ni Cinderella. Ngayon, at nagawa ko na. Ayun, sinukot ko lang. At isinukot ko, ganito nang nangyari. Andito na ako. At di ko alam kung saan ako naroroon. Gulong-gulo na ako talaga. Ano ba ito? Alam ko, siguro, panaginip lang ito, no? Tama! Panaginip. Panaginip lang ito. At mamaya, magigising na ako, diba? Alam mo, hindi ka na nanaginip. Alam mo, may kaibahan sa panaginip, sa pangarap. At ito yung pangarap mo, hindi ba? Gaya din ni Cinderella, na nasa libro, mabait at mahilig din na mangarap. Kaya ka nandito.
Kaya lang, may oras din ang pangarap na yan. Mamayang alas 12 ng gabi, kailangan mong umalis ka dito. Kagaya din ni Cinderella. Alas 12 ng gabi? Ano ka ba talaga? Anong kinagawa mo rito? Basta, pag hudyat ng alas 12, kailangan na nakaalis ka na dito. Pero, paano ako? Paano ako? Ayun! Bakit ganito? Asan ka na naman? Bigla-bigla ka na lang nawawala eh. Bata! Bata! Nasaan ka? Bata! Nasaan na kaya yung bata? Excuse me, sana bang batang yun? Binibini? May hinahanap ka ba? Ako pala si Prinsipe Jacob. Ngayon lang ako nakakita ng napakagandang babae na katulad mo. Ano nga pala yung pangalan mo? Ako pala si Cindy. Prinsesa Cindy. Ano? Hindi. Hindi naman ako prinsesa eh. Ikaw ang prinsesa. Sa panaginip ko, ikaw yung babaeng hinahanap ko. Hindi. Hindi talaga ako prinsesa. Baka nagkakamali ka lang. Sa totoo lang, namamasyal lang talaga ako. Tapos, napunta lang ako dito. At ang ganda-ganda na ng mga kwan na ito, dito sa lugar na ito, ang ganda nga eh. Alam mo ba, yung parang paraiso na lugar, ganito dito, yun ang nakikita ko eh. Nasa hardin ka ng palasyo, Amor. At nandito tayo sa hardin ngayon, aking prinsesa. Malapit ito sa palasyo. Palasyo ng Amor? Oo, palasyo. Palasyo? Oo. Parang nakita na kita sa isang panaginip. Matanong ko lang sa'yo, saan ka man nakatira? Saan ka kaharian ng galing? Kaharian? Mm-hmm. Anong kaharian? Hindi, mana prinsipe. At ang talagang totoo niyan, di talaga ako prinsesa. Kung hindi ka prinsesa, di na ka ng panaginip na yan. Malamang na isa kang anghel na pinadala sa akin. Ha? Pero mana prinsipe. Cindy, ikaw ay isang anghel na magkapagpapatunay na totoong mga panaginip. Ano yun? Ano yung tumutunog? Alas 12 na ng gabi. Kaya, tumulog na yun. Hudyat na yun ng alas 12. Ano? Alas 12 na ng ating gabi? Oh. Aba, kailangan ko na umalis. Kailangan na. Cindy, tika muna. Hindi pa tayo nagkakilala ng mabuti. Hindi pa tayo nagkakausap ng mabuti. Hindi pa tayo nagpagkwentuhan ng mabuti. Pero mana prinsipe, ipagpaumanhin po ninyo. Kailangan ko na pong umalis talaga. Kasi... Pero sandali lang. Para sa'yo. Kailangan makita kita ulit. Kailangan magkita pa tayo. Naku. Kailan? Hindi ko alam. Sandali. Cindy, sandali. Sandali! Kailan kaya kita ulit makikita, aking prinsesa? Kailan kaya? Wow, si Ate Cindy, ganadong-ganado ngayon at pakanta-kanta pa. Tsaka-tsapa! Kanina mo lang yan, inumpisa na. Pero napakarami ng ginawa mo. Ate, bakit ang saya-saya mo ngayon? Iba ang saya ng mukha mo, ate. Oo nga. Kanina pa namin napapansin. Ang saya-saya mo, ate. Kasi may nakilala kong prinsipe kagabi. Ano? Ano? Prinsipe? Shhh! Huwag kayong maingay. Oo, meron talaga akong nakilala. Prinsipe talaga. At ang pangalan niya ay Prinsipe Jacob. Binigyan pa nga niya ako ng puting bulaklak eh.
prinsipe siya ng Palasyo Amor. Pero Ate Cindy, paano nangyari yun? Ah, basta. Wow, wow! Mukhang sinipag ka ngayon ah. Di ka matutulog sa bodega niyan. Okay lang po yun. Na sa bodega ako matutulog. Huwag na dun, Ate. Ang init-init dun at ang sikip-sikip pa. Alam mo, natutuwa ako sa bilis ng trabaho mo ngayon, Cindy. Kasi mabilis ka na nga. Meron kang gantimpala sa akin. Kulasa, sabihin mo nga sa kanya kung ano ang gantimpala niya. Pag mabilis at masipag ang trabahador, may gantimpala, hindi ba? Kulasa! Ano ba tinatawag kita? Dingin ka ba? Ay, opo, madam! Ano po yung sasabihin niyo sa akin? Ano po yun? Gantimpala po ba? Ano ba yun, ma'am? Ay, alam ko na! May karagdagang pagkain mamaya sa hapunan! Ekstrang kanin at ekstrang ulam! Yun, ang gantimpala ng masipag na tao! Tama! Tama ka dyan! Yun lang ang gusto niyang malaman. Salamat po. Sige na, bilisan mo. Yung madami ang gagawin mong sapatos, ha? O ikaw, bakit ang bagal-bagal mo? Nauunahan ka na ni Cindy. Ang bagal-bagal mo. Oo na, madam. Kayo naman, sinasabi niyong ang bagal-bagal ko eh. Nag-uutos kayo ng marami. Gabi na naman, titingnan ko baka may makakita sa akin at sa sekreto ko. Kailangan na maisuot ko na ang sapatos. Alam ko na naghihintay sa akin si Prinsipe Jacob. Kaya kailangan na makalis ako. Ayoko siyang maghintay. Ayan, nagbago na ako sa anyo at pupunta na ako sa lagusan. Alam ko na hihintayin na ako ng mahal na prinsipe. Mana prinsipe? Mana prinsipe? Prinsesa Cindy. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko, hindi ka na darating. Mahal kong prinsesa. Prinsipe Jacob. Nais kong dito ka na. Ayoko na malayo ka sa akin. Hindi pwede. Gustuin ko man, pero malayo ang sa amin. Malayo-malayo ang lugar ko. Prinsesa Cindy, mula nang nakita kita, hindi na kita makalimutan. Hindi ka na nawawugil sa isipan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ako rin eh. Di ko rin malaman kung nararamdaman ko kung ano ito para sa iyo. Sana nga hindi na matapos ang araw na ito. Itong mga susunod pa. Sana hindi na rin magkahiwalay. Prinsesa Cindy, gusto kong malaman mo na gayon kulong nararamdaman ito. Para sa akin, isa kang prinsesa na nag-iisang prinsesa para sa akin. Ikaw ang nasa puso ko. Ikaw laging nasa isip ko. Alam mo ba na, nagtatanong ang puso ko kung ano ito. Bulong ng damdamin ko ay para sa'yo. Tulad mo ay isang pangarap lang na nabuo sa isip ko. Hatid ka ba ng langit sa buhay ko? Di ko malaman ang sasabihin kung karap ka. Ngunit, sumasaya naman pag naalala kita.
Kung laking pagkakamali, kung di mo hahayaan, ay di mo malalaman. At ang pag-ibig ko sa'yo ay ipadarama. Mahal kita. Lagi kang nasa isip ko. Lagi kang nandito sa puso ko. Pag-ibig nga siguro ito. At ang pag-ibig ko sa'yo ay ipadarama ko. Mana prinsipe, ipagpatawad mo kasi kailangan ko nang umalis. Ha? Prinsesa Cindy, huwag mo sana akong iwan. Ayaw kong matapos pa ito. Pero pasensya ka na, mana prinsipe, sa muling pagkikita. Cindy, huwag mo kong iiwan. Huwag, Cindy! Sabi nila, may lagnat ka? Ate Cindy, darating na si Miss Burangot. Wala pa din akong natatapos. Sasabihin ko na may sakit ka. Totoo naman na may sakit ka. Kaya di ka dapat nagtatrabaho. Naku! Mabuti kong maawa sa kanya si Miss Burangot. Alam mo naman yun, hindi ba? Sandali lang ha. May kukunin ako doon. Ayan. Ilagay niyo dyan, ha? Dahil kahit papano, di kayo mapapagalitan pag dumating siya dito. Naku! Ayun na siya! Relax lang kayo, ha? Mukhang mabagal ka ngayon, ha, Cindy? Naku, ma'am. Pinagluluko lang tayo ng mga yan. Alam niyo, wala naman pong nagagawa tong batang ito, eh. Ang nakita ko, kinuha ni Cindy ang nagawa nila para din siya mapagalitan. Nilagay niya ang sapatos para magkunwari para di mahalat ang tinatakbuhan niyo. Tama diyang dalawang batang yan eh. Halika nga! Ikaw ba talaga ang tumapos niyan? Ha? Ikaw ba talaga? Hindi po sa akin yan. Gawa po yan ni Ate Cindy. Pasensya na po kayo, madam, kasi nilalagnat si Ann eh. Tingnan niyo po, di totoo ang sinasabi ko na pinagluloko lang kayo ng tatlong yan. Isipin niyo naman na talagang niluloko nila kayo. Ma'am Burangot, patawarin niyo kami. Talaga pong may sakit si Ann, kaya di po siya pwedeng magtrabaho. Ma'am, talagang niluloko kayo ng tatlong ito. Mandurugas talagang mga yan eh. Bakit ang salba-salbahin mo, ah? Napakasipsip mo! Palibasa kasi! Ingit na ingit ka! Lahat na lang kinaiingitan mo kay Ate Cindy! Kasi pangit ka! Mas maganda siya sa'yo! Hoy! Hindi totoo yung sinasabi mo, ah! Bata ka, salbahe ka pa! Ikaw ang salbahe, hindi kami! Hindi ka nga rito! Ikaw, ah! Teka! Nakita mong bata yan. Papatulan mo. Sinasaktan mo. Halika nga rito. Anong gusto mo? Gusto mong makatikim sa akin? Halika nga rito. Namumuro ka na. Maganda pala. Tapos pangit ako. Salbay kang babae ka lang. Ito ang para sa'yo. Mambulango! Sinampalangong! Salbay! Kayo ang gumagawa ng gulo dito eh. Tingnan nyo. Naantala ang aking negosyo. Ha? Kulasa, ikulong ang tatlong ito! Opo, ma'am. Sige, halik kayo! Ikukulong ko kayo sa bodega! Halik kayo! Atike, ma'am! Ay, halik kayo! Ikukulong ko kayo sa bodega! Halik kayo! Din kayo sa akin. Makakaganti din ako. Tingnan natin kung ano ang gagawin nyo.
Mapapalayas kayo ni Ma'am Burangot. Kailangan makagawa ko ng paraan para maparusahan. Humanda kayo. Ano kaya ang binabalak ni Nene kina Cindy? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang mga susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sapatos ni Cinderella dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.